So hello guys, what's up? Naning kamot, manibagong video reaction mga kananing. Balik tayo sa reaction video mga kananing. Itong video na to mga kananing, kung kilala nyo, siyempre kilala nyo. Sikat na sikat na to si anong idol by Jopper Snapper, kapitbahay namin dito sa Mindanao, sa Pinyan. Itong kwento niya na to, parang narinig ko na din to sa matalik niyang kaibigan na kapitbahay din namin dito. Na sinasabi na, yun nga, may anak si daw. Si Jopper Snapper doon sa ano sa yung unang babae yung unang naka kasama ni ano ni Lord Jopper Snapper. Kaya hindi lang ako masyadong nabigla pero ang sa akin lang is ni-reveal ni Lord Jopper Snapper talaga. Ginawa ko na reaction dahil sabi niya na sa mga reaction video o sa mga video reactioner diyan baka gusto niyo nang gawan or baka tumulo daw ang luha. Subukan natin mga hindi ko pa ito napanood. Kaka-upload lang, 2 hours pa ito mga kananin. Kaya, panoorin natin to. Kung prank man to eh, di ma-prank tayo. Basta panoorin na lang natin to. Eh, totoo, parang totoo eh. Kasi parang narinig ko na rin to eh. Nakwento na rin to sa akin na yung ganun, yung mga pangyayari. Alam niya, kilala ni Lods Jopper Snapper yan, siyempre. Si Rinaldo Bayer, pinsan ni Jopper Snapper. Kapatid ng asawa ko. Kaya, shout out sa iyo by Jopper Snapper. Kilala mo, kung siyempre kilala mo si Ririk, ang tawag dito, Rinaldo Bayer, mga kananin. So, ito na, panuorin na natin to. Let's go. Play. Subukan natin kung tutulo ba ang luha, kung ano ba ang laman talaga ng pintong ito, kasi hindi masyadong na, yun nga, ang title niya, iniwan ko sila noon, bakit iniwan, or, yun ba? Ang dami ko ng chat-chat. Let's go! Hirap na mama na sa akin. Wala mo na ako ngayon. Tulo mo. Oops! Yan, tumulong luha daw. Yan! Sir! Nagula! Nagula! Rawig naman, no? Rawig naman. Sa nagsasabi ko na ito ay prank. Hindi po ito prank. Tulay po ito. Siguro, ito na yung time na ipakilala ko na sa inyo sila. Ang aking mga ulang. Guwapo, guwapo. No, si... Yan, si MJ. Si MJ, ano, si J... J Mark. Ako ang nagbigay sa pangalan. J Mark. Kaya naging MJ kasi gusto kong... panati ko kasi ako ni Michael Jackson, so MJ. Diba? Tsaka ni Michael Jordan, mga idol-idol kaya. So... Gusto kong munuan ng pangalan na... MJ. M at saka M at saka J. Kaya lang... Naisip ko yung J-Mark, dilagtag na lang. Yan pa nga si J-Mark. J-Mark, MJ. Tapos si Jessery, yan, si Jessery, ang nagbigay ng pangalan sa'yo ay yung classmate ko sa kay Jen, Jeneline Inoperio. Ayan, kilala ko rin. Kumbay ng pangalan namin ako at sa si Chef Imam. Ayan, kilala ko rin, yan si Jeneline Inoperio. Pinsan ko yan. Yeah, ang pangalan si ng nanay nila, ng nanay Sherry Lee. Tapos ako Jeffrey. Yeah, Jesus. Yeah, so, sila po ang aking mga anak. Si MJ ang mga anak noong 2010. No? 2010, February 27. Kaya maniwala ako dito mga kanin na hindi prank to dahil nga may background na ako eh na narinig na ako dahil nga kapitbahay namin to dito. Grabe. Kaya ano, panuorin na lang natin. 2011. Ay, November! O, naman, nakalimutan pala. Actually, nakalimutan ko. November pala, November 13. 2011, so medyo nahiya pa sila sa akin. Nagpaalam na ako sa, ano, sa mama nila. At sa lahat ng family nila. Kung okay lang nga, isama ko sila sa vlog. So, okay naman lahat. So, ito mga kasubert, siguro, nandito na rin ako. Kasi isama ko na sila sa vlog. Pinamilang pala ito, ano? Sila sa inyo. Siguro, ikwento ko na lang sa inyo ang bakit ko sila iniwan. Hindi naman siguro iniwan, naiwan, o gano'n na rin napabayaan ko sila. No, Hey! Shades! Maiyak eh, maiyak. Yan, bobo ng papa niyo! Ayan. Unahin natin kay MJ kasi si MJ mas matanda.
Bago ang lahat pala, gusto ko lang ipakita sa inyo si MJ po ay nung maliit pa lang, months pala siguro, 3 months to 5 months yan. Kamukhang kamukha ko si MJ. Ito yung kanyang picture, yan. Yan po yung picture niya, bago, hindi ko alam kung 1 year ka naman. Worried about the damage of one of the items? Don't worry, get your order and money back. Skip. May na-affliction. So, marami pong akala nung sa live ni Karuto, pinakita ko yung picture niya, akala nila si BBL talaga. Kaya ang lagi akala, prank kung ginagawa ko. So, hindi po ito prank. Yan, so yan, di ba, napaka-kamukha-kamukha si BBL. No? So, yeah, speaking of prank mga kananing, na-prank na ako nito ng sobrang prank talaga, napaniwala talaga ako na yung pag-uwi niya, uuwi siya dito sa Pinyan, dito sa Mindanao. Grabe, doon ako magkapi sa kanila mga kananing, sa bahay nila, doon ako magkapi-kapi para inaabangan ko talaga ang pagdating. Kaya baka sakali, ma-promote yung channel natin, no? Pero prank lang pala, siguro mga 2 weeks yung prank na yon, 2 weeks or 3 weeks ata. Mahaba-habang prank yun, mga kananing, talagang na-dismaya ako doon. Paniwala-paniwala kasi. Hindi po ay, ano pa umpisando. Gusto ko lang ikwento lang ito para marami ma-expire. Baka meron na roon sa atin na katulad ko na may mga anak noon sa ula or makarinig kayo sa nangyari sa akin. Tapos magiging inspirasyon ninyo ako, magiging makaka-expect ng mga ginawa ko ngayon. No, baka sakaling may mamulat din dyan, no, na gawin din ang tama, ayusin ang lahat pagdating sa mga anak. So ito mga kasunod, si MJ ay 2010 siya pinanganak sa labor, sa labor hospital sa Manila. No, nagtatrabaho ako dati din sa Quezon City, sa Mating Timad. Dati kasi nagkakilala kami ni mama niya 2007 janitor pa ako nun, ayun ba? Janitor? Ilan din yata ako nun, sa Quezon City. No, tapos hanggang sa naging kami na, tapos nung nagtrabaho ako sa GMA, yun na yun, no, nagkakilala kami ni Penoli nun. Sinamit na rin ni Nuri si Mama Nuri. Nagtrabaho ako sa GMA nun, 2009 na yata, na buntis ko si Mama niyo. So ang ginawa ko nun ay, hindi ko na kasi umuwi dito kasi ito ay nila yun. Tapos, ang ginawa ko, nag-uulinos kami. So hindi pa man, driver na ako, pero hindi malaki ang sound driver kasi bago ang driver pa ako. Nag-boarding house kami, tapos napakahirap, ang hirap talaga. Ang hirap mag-boarding house. Tapos, nakailang taon yata kami. Nung malaki na ang siya ni mama mo, si Indy, ikaw pa ang pinagbibig si mama mo. Naghanap ako ng trabaho na mag-stay-in sana ako kasi talagang ang hirap ng kinikita ko dito kasi kawawa yung mama niyo kasi yung si noon ay ano, iniiwan ko sa boarding house, buntis, tapos Maganda talaga tong video na to, yung video na to mga kanin. Dahil sa mga hindi pa alam talaga yung tunay na buhay ni Jopper Sniper dati, malalaman nyo talaga dito kung saan siya galing. Panoorin nyo talaga tong video na to at subscribe natin sa mga hindi pa nakasubscribe. Tulungan natin umabot ang 1M to mga kanin, no? Suportahan natin palalo. Dahil nga inspiration ko rin to na maging katulad niya, maraming natutulungan. Yan mga kanani, watch out, brakata. Maghapon, trabaho. Minsan, hindi pa lang umuwi lang ako, nag-stay in pa lang ako sa trabaho nun. Naiwan yung kanino, mama yun sa boarding house. Hindi ko na maalala yun, hindi ko pa mga nangyari. Hanggang sa, nung gusto ko na magsama kami, talaga, nakahanap ako ng amo na pumayag siya na
Dahil naghanap siya ng driver. Ngayon, ang sabi ko ma'am, kahit sundan niyo na ako ng 6,000 a month, basta mailibre mo lang, stay in na kami dalawa ng asawa ko. Sabi ko, ibuntis na si mama mo. Kaya yun, napunta kami doon, bumayan, nang sa Quezon City kami, stay in kami doon, hanggang sa, doon na, lumaki dyan mama mo. Yung si Lola mo, yung si mama, mama ni nanay nila, at saka yung ibang mga kamag-anak na kasama nung nagpumunta sila doon sa trabaho na yun, sa trabaho ko, nag-stay sila doon, kung matagal din bumayan. Napakaganda itong amo ko na yun, napakalaki yung bahay doon sa ano yung Matintiman Street, dyan sa Quezon City, Teachers Village, hanggang sa, yun, nanganak na, hindi na ako namin sa lipon, wala akong kapera-pera, pumunta ako sa amo ko. Tapos, hanggang doon ka, doon si MJ doon lumaki sa Matintiman. Ang wala ako ano nun, parang hindi ako makapokus sa trabaho dahil gusto ko lagi yung kasama si MJ. Napaka-cute yung batang ito na nalit pa. Tapos na lang bagong panganak. Tapos, ayun na nga, ano, magkabuka talaga, no? Sige na kaya kung nire-recall pa lang yung naalala ko eh. Wala akong mag script to. 2010 yun. Tapos, nung afternoon ay nabuntis ulit si mama nyo, ikaw na yun. Yan, si Jesse Ray. No, pass forward, pass forward. Ay nabuntis ulit si, ano, ni, si, ano, si Stien na kami sa, ano, sa trabaho nung. Tapos, sabi ko na, parang inisip na nahihiya na ako sa amo ko kasi siyempre ba na nagdaga na naman yung anak namin. Kaya nag-decide na ako na ano, kinausap ko yung mama yun na kung pwede sila umuwi na Mindanao. Si Nanay Sowell, kinausap ko yun baka sila muna mag-alala kay MJ. Kasama si Shea doon. Tapos nag-umpis siya kay Jessery. Ang tapang ano, ang tapang ni mama mo, umuwi siya ng Mindanao na hindi pa niya kilala ang mga tao doon. Ako naiwan ako sa Manila. Siya lubong nila sa airport. So, ang kasama niya doon ay si MJ, siya si Jessica sa Chalpa. So, nakarating sila ng Mindanao si Shea. Nagpadala lang ng padala ng pera doon. Maliit pa ang kinikita ko noon. Hanggang sa pinanganak si Jessica, 2011. No? Yun yung time na umuwi ako. 2011 kasi pinanganak si Jessica. No? Kasi kailangan kong pumirma ng mga papeles kasi ang gusto ko apilito sa akin kasi kami kasal ni Shea. Si MJ naka-apilito sa akin. Si Shea naka-apilito sa akin. Ito, ang gandang tingin siya ng dalawa. Uy, uy, yes. Kaya talaga ako ng Mindanao nun. Tapos, bumalik ako ng, Manila hanggang sa, nagpura ko ng konti. Pinanuwas ko na sila dito. Hindi na maalala din nung ano yun. Siya ako, wala ko pa rin. Yan. Nung lumabas sila ng Maynila, sinunod kami sa airport. Tapos, doon kami sa pagkawa ko, stay in yung prison. Kasama, pinapunta ko rin dito yung mga nila. Nagsama-sama kami hanggang sa, yun na, yung jubayar ko lang buhay nun. Hanggang sa, hindi ko lang siguro ikwento lahat yung iba pa mga nangyayari. Medyo nahirapan talaga kami dalawa ni Ababa. Ang time na yun, kaya nagpag-desisyon na namin na pauwi dito sa Kasiguran para iwanan mo na namin kayo sa mga asalo na ninyo. Tapos nakauwi na kami dito sa Kasiguran. Tapos yun na yung huling nagkita kami, umalis na ako. Bumalik na ako na Maynila. Kasama si Inch. Ayan mga kananin, no? Yeah, makita, makuha natin dito na isa talaga yung kahirapan mga kananin sa ano ba, sa pwede kayong maghiwalay dahil nga sa kawalan mga kananin, no? Isa talaga yan mga kananin, sa kawalan. Kaya maraming na hahanap ng trabaho sa ibang bansa, sa malayong lugar para lang magkapira, masusuntuhan yung mga anak, pamilya. Kaya doon, ilang taon bago umuwi kaya magkasala yung mga ganyan ba, no? Isa talaga yung ano, mahirap tayo yung mga ganyan ba. Bumalik kami sa trabaho namin, nag-stay pa kami yung tapos si Shea nagtrabaho sa mall. Tapos ako naman nag-drive, side-side lang nag-drive ko nung hindi ako nakapag-focus sa pag-drive talaga, wala akong pamayon yung trabaho. Unpul-unpul lang.
Kasi yung mga dati kong amo, nagkagulan na iniwan na ako sa bahay. Kasama ko si mama mo doon. Hanggang sa, ay mga kasurad, si Che ay nag-decide na mag-abroad. Na hindi ko alam, nag-aasikaso na pala siya ng mga papeles. For abroad. Nung nalaman ko, nagalit ako. Kasi ayaw ko naman magkiwalay kami dalawa. Ayaw ko talaga mag-abroad siya. Yun ang sinasabi ko. Grabe ngayon nangyari kasi sobrang galit ko. Nung ayaw talaga ng papigil ni mama mo. Gusto niya talaga mag-upload kasi nga hirap nila sa buhay. Gusto niya maka-upload talaga sa buhay. Gusto niya na mayroong hirap ng buhay. Gusto niya talaga magkaroon ng pera, masenso. Eh wala pang hirap. Hindi ko lang, hindi pa ako vlogger nun. Wala pa ako ano nun. Dahil meron ako yung mga panahon na yun. Naliit lang sa ako. Hinatid ko siya sa airport. Pero galit na galit ako. Nawalan pa siya ng pera. Walang kapera-pera mama, si mama niya nun. Grabe naman. Pagpunta sa ibang bansa. Nag-away, pinaway ko pa yun. Away kami. Hindi ko man lang siya na, hindi ko man lang na ano yun. Basta yung magsama, ugali ka nun. Kasi ayaw kong mag, ano kami, ayaw kong mag, ayaw kong nakagulay. Kasi hindi siya papigil, hanggang siya nakaalis talaga siya. Wala siyang alawa nun kasi nawalan nga siya ng pera. Doon sa, hindi ko alam siya. Kahit ako mga kanaling, no, kung yung asawa ko, mag-abroad, hindi talaga ako papayag, no. Eh, yung iba papayag ko ako, basta bahala na kung anong kakainin natin dito. Ako na lang yung kakayod. Basta andito ka lang, no? Yan talaga mga kanindi. Ayaw ko talaga. Katulad kami ni Jopper's Diaper. Iba talaga pag nasa malayo, eh. Iba. Yun. So, nag-iwalay kami ng mga na walang maayos na usapan. Kahit na... Woo! Advertise! Make Minging this Chief with your family with every happy meal. Golden Fiesta Canola Oil. Oh, no, trust us with all your heart. Wala ka kahit mayakap lang, huling yakap para bago siya umalis sa abroad. Wala talaga. Purong galit ang nasa isip ko kasi ayaw nga nang mag-iwalay kami kasi alam niya, bago FW din yung panghirap. Tapos yun, nasa abroad na si mama nila. Maganda pa yun, nag-uusap pa kami. Hindi pa rin sorry. Ayos pa kami hanggang sa... Nagloko na ako. Putik! Ang ganda na ng kwento, tapos yun pala. Alimus! Si manluloko ka! Huwag kayong hirap ha! Nagagagin kayo. Yan, gano'n makinig ka kayo. Yan mga kasuward, so... Kaya ayaw ko ng LDR ka kasi nga baka ako hindi ko rin kakayanin. Siyempre, yun pa yung mga time na maano pa ako magpusok. Oo nga, yan din ako mga kanani. Mga lalaki lang kasi tayo eh. Eh siguro sila kaya nilang tiisin. Pero siyempre, basta yun na yun mga kananing. Iba talaga, ayaw ko talagang mag-abroad. Basta kung ganyan man, hiwalayan na lang. No? Wala ka, abroad dito ka lang, my goodness. Iisip ko na, parang gusto ko parang, kaya ba parang, temptation lang. Temptation? Tapos, ano-ano ko nga, mga misyo na pinasok ko kasi nga parang na ano ako pariwala hindi nawala ko ng gana sa relasyon sa buhay kasi nga nagbibalay kami malayo siya yan tapos baka namin mo na yung kaibigan mga magkada na in short na ligaw ako ng landas no nasira ko yung buhay ko nun hanggang sa naapit ko pati sila ito mga anak ko hindi ko na napapadalhan wala na hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Tapos, hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho na medyo maganda-ganda na yung sahod sa pagdadaw. Yun, minsan nag-uusapan kami ni si, yung mama niyo, hindi nagagalir pa kita nagdahil sa akin. Wala rin ako narinig sa side nila sa mga dito mga kamag-anak dito sa mama. No, sa lola nila, wala ako narinig na hindi maganda. Kumbaga, basta natagal ilang taon kasi ilang taon na hindi ako nakapagpadala sa kanila.
Talagang kasi hindi ang bagay ko mga anak. Iyak na yan, iiyak na yan. Marami ako mga kasama dito ko. Nakikinig sila. Naiiyak na ako. Iiyak na yan. Iiyak. Iiyak. Hindi ko ito katapos to. Kaya yan? Kaya yan? Kaya yan? Si Jen, 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 si kamukha nga ni Jin, no? Ito. Mukhang kamukha ni Jin. Yung ano, kapatid niya, bunso, ano? Sunod niya. Yun. Tapos kami nag-usap na kami ni Shiron sa Messenger na Jet, hinaharap ng mga anak mo. Hinaharap ng tatay. Kung may time ka, saan mo padala ka doon? Hindi ako naman siya. Tama. Hindi mo ako magsalita. Nasaan na tayo? Wala pa sa ano, kalahati ang video na to. Wait up, isa. Yun, so, yun na nga, no? Parang kung ano pinagawa sa buhay, no, lang hindi maganda, mag-ada, bisyo, lahat-lahat na. Hanggang sa napabayaan ko talaga sila. Ilang taon, siguro mga isang taon na. Mga 16 pa, 4 years yata. Napabayaan ko talaga sila, wala ako yung ano. Pero si yung mama ninyo, nag-message pa rin sa akin, nag-usap pa rin sa messenger yun. Kinukumusta ko kayo. Ayaw ko lang na siya kausapin kasi yun. Parang hindi ko kaya. Kami lang ni mama mo, tapos galit pa sa akin yung mga anak ko. Galit ba yung mga binula nila. Galit naman sila galit sa'yo. Basta tumawag ka lang, magparamdam ka lang. Nag-hot na akong dughan. Yung time na yung mga to sa so world. Grabe pala yung pinagdaanan ng mama nila. Salamat sa kami. Ito ang magmahal sa kontan ko. Ayaw mo lang ikat kasi ayaw kong iyan yun. Ay, iinit ko pa yung bato kasi nalagay ko yung picture ng bata. Yung mga time na yun, grabe pala yung pinagdaan ng mama nila, di ba? Dahil wala ako. Siya lahat, tumayo lang ang mga ina. Kawawa talaga yun. Ito yung bahay na ito, ito yung pinagawa niya, hindi pa nga natapos para magkaroon siya ng sariling bahay. Hirap na hirap yung mama nila sa abroad. Wala mo lang ako na ito. Grabe talaga mga kananing, no? Yung pinagdaanan. Yeah.
Dama na ako na ipulong ako sa word yung mga time na yun. Hanggang sa yung medyo nakahanap ako ng maganda-gandang amo. Ito huli, nung driver na ako na kung sana kilala na ako bilang driver, nag-start na ako sa Facebook. Medyo nagkaroon ako ng maganda-gandang sahod. Pero kami na ni Ann, ni misis ko ngayon. Pero lahat ng yan, bago kami naging kami ni Ann, sinabi ko na tungkol sa kanya, alam, wala akong sikreto na inilingin kay. Yan talaga ang maganda dyan, mga kananin. Eh, alam ko naman na hindi ako nagulat, mga kananin, kung bakit na i-reveal. At hindi ako nagulat na meron siyang anak dahil parang alam ko na din, nga, yun kay Rinaldo Bayer. Alam mong kilala niya, Japper Sniper, nakalik na kaibigan ni Japper Sniper yan dito. May background na kasi ako kaya hindi ko nagulat na may anak siya. Tapos, at yun na lang ang iniisip ko na siyempre, siguro, nagpaalam na siya sa kanyang asawa ngayon na i-reveal na niya yung mga anak niya sa dating kasama. Kaya, of course, Japper Sniper, totoong tao yan. Alam natin na walang tagong sikreto sa asawa niya ngayon. Kaya, yun talang sinasabi talaga. Alam ko na din yan dahil nga, Japper Sniper, guna. Play na ko. Yan, lahat alam niya. Alam niya na tungkol sa kanila. So, hindi ko na ikwento yung ibang mga pangyayari pa. Nung nag-drive na ako, medyo nagtagal na yung sahod ko. Nagpatala na ulit ako sa kanila. Pero hindi pa ganun kalaki, hindi stable. Kasi nga, may pamilya na ako, may dalawa din ako anak, tiyara, at saka si BBL. Kaya, isa sa mga dahilan kung bakit nagpursige ako sa YouTube. Oh, Bitens! Advertisement, goodness! Ang ganda na ng kwento, mga kanaling. Andito pa tayo sa palagitnaan ng video, mga kanaling. Ito, mga ano, hindi ko din tiwi-edit. Let's upload to, bahala may advertise pa yan. Ayan. Hindi na kayanan, mga kanani. Grabe pala, no? Mga kanani pinagdaanan, no? Hindi madali ang buhay talaga. Isa sa mga dahilan kung bakit ako lang po sige talaga sa YouTube, no? Sa social media kasi para makabawi ako sa kanila. Kaya yung time na sumawag na ako sa YouTube, talagang pinag-inihan ko para makaipon ako. Parang nung stable na established yung YouTube channel ko, doon na nag-start na pagpadala ako sa kanila. Kinunta ko yung mama nila, si She. Sabi ko, magpapadala na ako buwan-buwan. Hindi pa ganun kalaki ang mga pinapadala ko noon, pero buwan-buwan ako nagpapadala hanggang sa lumaki na yung sahod ko sa YouTube. Hanggang sa ngayon, kaya nagpapadala na ako, pagpadala na ako sa kanila. Simula nung 2019, hanggang ngayon, pagpadala ako sa kanila. Pero, hindi ako pumunta dito. Hindi pa ako nag-ano. Kasi, hindi pa siguro time. No, hindi ko sinabi sa mga viewers ko yan. Gusto ko lang sana private. Kaya lang naman pinapublic ko to. Kasi, siguro, hindi ako mapakali. No, parang, iniisip ko yung sila si JX Kachari. Na sikat na sikat sila. Kilala sa mga followers ko. Pero, kinta lang yung anak. Gusto ko silang ipakilala din. No? Kasi, part na yun. Lagi kasi ako part na yun po yun. Siguro, no? Bilang isang pro vlogger, no? Ang realidad yung mga content ko, siguro iniisip ko din siguro masama, ipakilala ko sila sa inyo. Kaya yun.
Ito na si J-Mark, si MJ, tsaka si Jessery, si Kapi, yung mga unang anak ko. Si MJ po, pangalay ko, nung buntis pa siya sa kanya nung inulta sa unang nalaman ko na lalaki, yung unang anak ko talagang sobrang napakasaya ko talaga. Kaya yung mga nag-request na sana magkaroon ako ng baby boy, nauna pa, tayo si MJ. Tama, and, tama. Ayun na nga, alam, so, ngayon ito mga kasugod. Bumabawi ako sa kanila. Mingi ako ng sorry din sa side ng family nila, na mama, kasi alam mo, naghihirap din talaga kayo pag-alala sa kanila. May mga time na tumatawag sa akin si Lola ninyo. Mama nila, hindi ko niya sasagot kasi wala akong maibigay. Pero nagdasal talaga ako nun. Sabi kay Lord na, sana tulungan mo ako maayos yung buhay ko. Alam mo, kabalik ako sa mga anak ko para mabigyan ko sila ng magandang ano, kinabukasan. At ito, nakakasupport ngayon. Dahil napag-ipon lang ako. Kaya bumalik ako dito kasi iaayusin ko lahat. Actually, matagal ko nang ayos eh, dahil nung na-establish na yung YouTube channel ko, na magpadala na ako sa kanila. Tapos ngayon lang medyo, kahit paano, nakaipon na ako, kung malakas pa rin naman yung YouTube channel ko, at hindi naman yung basta-basta mawawala. Ako, may pondo na ako, nakapag-ipon na ako, at 100% na makakatapos ko yung pag-aaral ng college. Bravo. Saludo kay Lord Jefferson. Ano ko? No. Inano ko na i-aral siya sa private school. Ang lagi ko narinig sa harap ng mga anak mo, gusto kang makakita ni MJ.
Ang kakabitso ko. Nahiya na ako lang talaga yun. Talagang naghahanda na ako. Nagtipo na ako para ito. Balik ko dito. Ay, ilan na. Maayos na na. Kaya... Ayan, saludo, saludo. Grabe, ayos. Ito ba naman sa mga anak ko? Talaga nagsikap ako. No? Para maisama ko sila sa mga tagumpay ko din. No? Kaya sila tiyari, sila bigay. Wala silang problema dahil nakasama nila ako. No? Sa family ko ngayon. Salamat din kay Ann. Kay Pats sa grabing solid na suporta. Tanggap niya ako kahit nasa kanil ko sa kanil lahat na komplikado yung pamumuhay ko. Ano? Pero nataap na nahigin niya niya yun pati pagpunta ko ito anak niya. Kaya napakasuportin ko yun. Ang sawa ko. Maya salamat. So kay Sheila man, mutang matalala. Siguro, mamumulang ka ng tinik. Ngayon, kasi ako nang bahala yung mga anak at yung pangiti sa financial. No, sa lahat ng makailangan nila, binibili ko lahat yun hanggang sa matapos yung pag-aaral. So, ayos talaga ba yung Jumper Sniper? Nakalimutan ko iba kong pangasabihin. Ang hirap, akala ko kakayanin ko. Sabi ko, pwede nyo lang umiyak acting lang yun. Pinuprinan ko lang kayo. Hindi talaga umiyak ko. Yung mga nanonood. Yan. Pero alam niyo mga sir, itong mapapanood ninyo sana, itong mga maraming, hindi lang ako nag-iisang nakaranas ng ganito. Alam kong marami din sa inyo nanonood dyan. Ang masasabi ko lang talaga, kapag meron mga katulad sa akin, nalaiwala sa mga anak, yung inabahan ko rin yung mga anak ninyo, napabayaan ninyo. Hindi mahuli ang lahat, no? Gumawa kayo ng paraan para maayos na at makabawi kayo. Kasi, katulad sa akin nila, no? Inayos ko, gumawa ako sa mga anak. Hindi lang naman ngayon, siguro napanood sa 19. Kaya siguro, napatawa na siguro ako ng mga side nila. Kaya wala na silang masabi sa akin kasi bumawi naman ako eh hanggang sa bumalik ako dito. At saka nakikita naman nila talaga na nagawin ko ang lahat pa sa mga anak ko. Talagang binalik ako sa nito. Bumalik ako nito ngayon yung talagang talagang maibigay ko na sa kanila lahat ng mga kailangan nila lalo na sa pag-aaral. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon dahil talagang ginabayad niya ako. At sa lahat ng mga viewers ko, maraming salamat sa inyo. Dahil, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating itong kung ano man yung narating ko ngayon. At siyempre, pinibigyan ko ng pag-aaral ng maayos yung mga anak ko. Yan. Ayos talaga, bay. Lalo yun ang muti. Masaya ba kayo lalo? Nagkita-kita tayo ulit. Ito siyempre, tahimik lang. Pero guwapo. Guwapo, yun. Ito si Jisery, ang tingin ko ito ng bahala ng kapulitan ko. Napakakulit. Pag magpakamot kayo, dadahin ko sila sa bukada para mamit nila si Charlie at saka si... Labangan natin yan mga kananin, no? Ay, ikaw, Charlie ka. So, nung masasama sa akin, hihiramin ko lang sila mga kasuwer. Pag-hiramin ko. Itong bahay na ito, ito yung pinagawa ng mama nila daw para sa kanila. Ay, hindi ka matapos-tapos. Pero si Rason, matatapos din ko sa mga. Yan. Sa lahat ng mga katulad ko, no? Yun po. Ayan, may advice pa. Hindi niyo naman kailangan na yung mga pagkakamali kasi nangyari na yun talaga. No? Ang gawin nila ngayon, bawi na lang kayo sa mga anak ninyo. Gumawa kayo ng paraan na makabawi kayo. Hanggang buhay pa kayo kasi napakasarap sa pakiramdam po nun. Hindi na mawawala yung galit ng mga pamilya nila, kasi nila kapag bumawi kang ginawa mo ang lahat para makabawi sa mga anak mo. Ako ang nangyari sa akin kasi sa kahirapan din talaga. At saka sa mga kalukuhan ko dati, kaya napabayaan ko sila at ako ay aaminin ko lang nung uwang sa mama ninyo. Kasi nagkaroon ko na imang karelasyon ko si OFW. Kaya nga yung ikinagdaan na tamaan din ako sa... Kaya iwasan talaga natin, no, mga kananing, na magkalayo dahil nga maraming temptation eh. Pero hindi naman lahat na matintal sila, pero kadalasan talaga yan ang nangyayari. Kaya kung kaya man mabuhay natin dito, kakayanin natin dito kahit isang tuka.
Okay na yun. So, advice ko lang sa mga LDR dyan. Hindi naman lahat na ganito ang nangyayari, pero isa talaga ang kahirapan na yan ang nag-biyak ng ano, ng basta biniyak mga kanina. Basta alam nyo na yung sinasabi ko, no? At ito na din, sana nakinig yung mga katulad ni Jaffer Sniper, no? Na nagkaroon ng anak sa unang babae bago yung pamilya nila ngayon. Sana naman, yun nga, suporta. Pero yun nga, kung wala pang pira talaga, wala pang kita, talaga magpusigi kayo na ilagay nyo sa ano nyo, alimpatakan, inspiration, na gagawin ko talaga to para sa aking anak, yung mga ganyan ba. So, hindi naman ako hindi ako papayag talaga na malayo yung asawa ko. Eh, pero ngayon, nasa malayo na sa, pero nandito na sa amin, malapit lang, pero every Friday lang siya umuwi. Minsan hindi. Pero okay lang, at least nandito lang. Kaya ko din yung, ano, ukyun ba dito sa formal? Ukyun. Basta yun na yun, mga kaanin, tuloy natin to. Sino may nakapanood nun? Yan, so marami pang nangyari na hindi ko na ikwento sa inyo kasi nakalimutan ko, namintalita ako, hindi ko na masabi yun dahil medyo nagkaroon na emosyon. So yun lang, hindi ko prank ito. Pasensya na kayo kung hindi ako makapagkwento ng dire-diretso kasi medyo mahirap sa naalala ko kasi yung mga pinagdaanan. Dami doon nila at sa mga banyo. Ito na yung time para mapawi ako sa mga anak ko. Ang kapangan ninyo, dahil meron ba tayong kapatid niya? Puti. Si Loli, manik niya na si Shane noon. At nung naging kami ni Shane, mga tayo, magkaibigan na kami ni Loli doon. Yeah. Shout out kay Lorna. Nahanap, meron ba isa hinahanap doon? Hinahanap mo ba? So, kung hanggat may time na kaya niyo pang ayusin ang mga... Ganda talaga na. Magkakamanit. Hanggat buhay kayo, kaya niyo pang ayusin lahat. Kaya talaga ginagawa ko. So, abangan niyo na lang, sana huwag kayong video sa akin, sa buhay kong to, sa roadblock ko ng araw, sila, subaybayan niyo rin naman sila, kasi elementary, graduate na siya, abangan yung solo upload ko, yung graduation ni MJ, nandun ako yung nagkasama sa kanya sa stage. Si JC rin naman ay maging lead sister, no? Pero papag-aralin ko sila sa private na, no? Sa private na, tapos, ako nang para sa allowance nyo, lahat na sa school, lahat na. Yung naipuntro ng mga kasuhod ay sapat na rin para kaya-kaya na sila pagtapusin yung kahit sa college. Grabe! Nagpamakasama kayo sa paano, sa nagumpay. Yun na. Wala akong masabi rin, namintang black out. Salamat sa samahan ko dito, si Tanuto, na... Si Fran Star, si Jox, si Jack Igor, si Yanuli, at saka si Justin Fever. At siguro, ano mo, susunod siguro mga mag-review si Fran Star, siguro kasi marami anak niya. Yan, sa kaya. Ito niya sa akin. Nailang pa siya sa akin mga kasunod, pero kung gasa yung MJ tayo nakagrapin ang high school, ay ang elementary, no? Salamat kay mama, kay nanay Sumer. Dahil si nanay Sumer, si mama, siya ang nagdalaga kay MJ. Doon sa probinsya, no? Nandun sila siya sa Mindanao. Grabe sobrang close ako si mama. Kaya pag nakita ni mama pag-uwi at sa mga naiiyak siguro yun. Kaya nakabuno, sa kabuno, nagdalaga rin yun sa'yo. Sila dyan, sila dyan. Ang dami nila sa papa. Sinahin talaga sa inyo nun. Kung siguro kung meron ako hindi mapangkit dito sa susunod na vlog nyo lang siguro. Nakala ko hindi ako emosyonal. Hindi ako pala.
Ang nalalo naman ko ngayon ay, alam mo yung, pag iniisip ko yung mga kapabayaan ko sa nila noon, yung mga pag-iyaw na drama ninyo, para maiahon lang kayo. Kasi hindi biro, nasa Saudi kasi ang mama nila, ang ex ko, mama nila, nasa Qatar. Nagtatrabaho dun, di ba? Tapos, Qatar? Qatar? Oo, Qatar. Alam niyo naman, hindi biro ang buhay ng ngayon. Pero nakapagpatay ko siya ng bahay, di ba tapos lang? Ito para sa inyo to. So, basta ako, makakabawi ako sa inyo. Yan, ang laram naman ko lang ay malungkot kasi nga yung mga pagkukulang ko, mga pagkakamali ko, yung mga time na napapayaan ko sila. Pero masaya ako ngayon dahil makakabawi na ako. No, makakabawi na ako. Siguro mawala na yung lungkot sa puso ko, sa sarili ko kasi nakakabawi na ako sa mga anak ko. So, makita ko lang sila ng medyo magmaganda na ba yung buhay. Makakain sila ng maayos. Makakapunta sila ng school na hindi na naman liwas pamasahe. Makapag-aral sa private school. Masaya na ako nun. Yan, at nagawin ko ang lahat para sa kanila. Kaya, sorry. Sa mga anak ko na yun, pabayaan ko kayo. Bawin na. Bawin na, Papa. Bawin na, Papa. Unang-unang, salamat ako dahil sa mga supporters na idol dahil doon
nagkaroon siya ng condition at ibig sabihin nagkaroon siya ng budget at lalong nakatulong sa mga anak niya. Ako po kasi ay tatay ko dati rin OFW. Nung nag-aaral ako, pangarap ko rin noon na makakit sa stage yung tatay ko tuwing nakikisyon ko. So yun po ang nakikita ko sa anak ni Idol ngayon. Yun ang pakiramdam na masayang-masaya. Pero ako, never ako talaga nakakit yung tatay ko sa stage. So, very proud ako kay Idol. Kasupport lang kami, mga Soul Family sa kanya, ano mga plano niya. So, ayos. Salamat. Love you, love you. Yung sword natin yan, gusto mo pasalamat dahil kabahagi po ng sword. Tsaka yung mga sinasabi na yun, na relate din ako nung gusto mga mayroon tayong anak. Mayroon yung ipagkaanan nila doon, parang mas yung match kami. Parang hindi sinasadyang pagkataon kasi ako rin talagang kanina kaya ako natuto. Gumanong na lang ako mag-assert kasi kung ano yung sinasabi na halos pantay talaga kami. Tapos pindahan sa pinansa, mas maalaman sa talaga sa kasi una na nasuportahan talaga na ng todo. Ako hindi ako masyadong nakasuport. Katangag ko padala ako pero kulang. Kaya sana makabawinin ako sana ako kasi yung anak ko ngayon nag-aaral na ng college. Kaya hindi ko mag-assert na lang. Relate talaga ako yan. Pagkita ko sa sinasabi na rin kasi pares kami. Then, ang ginaganda ko dahil nasuportahan talaga niya simula noong 2009 kasi malaki talaga ang kita na ito. Dol, sabuda ko sa'yo dahil ginawa mo lahat na ako po lang muna at pasal mo ngayon. Kaya God bless sa'yo. Maraming salamat. Hindi ko nga explain ito nung mga kaya. Sige, salamat na ito. Siguro hindi ba ako salita hindi? Hindi, ako ko lang. Ako sa'yo, ano na lang. Sobrang saya ko kasi medyo matagal ko na din naman alam at alam ko din na matagal na din natin ako yung pagkakataon na ito, yung pangyayari mo. Kaya yun, sobrang saya. Kasi ngayon nagawa na namin at napunta na namin sila. Nakita na ng kuya, ng mga anak. Alright. Thank you. Ayos, talaga makakalanin, no? Maraming salamat sa ating right. Family na nandito. Kasi pa niyo. Eto nga, anak pa ako rin. Grabe. Pero yung mamuling kita ko sa kanya, ano pa? Wala ka pang 3 months yan. Para talagang si Jim, no? Hindi pa rin siya rin. Ito, matalino. Mas matalino rin sa kay kuya niya. So, anda kayo dyan, BBM, tsari. Dahil arating na ang mga kapatid niyo. Yan, hanggang dito na lang. Huwag kayong sabihin. Sarala yung mga boses niyo dito. Nakakaswerte, may mga, hindi ko alam kung may nakavideo ba nung pagpunta ko dito kasi hindi ko alam binidyo, no? Hindi ko alam binidyo yung pagyakap ko sa kanila. No, hindi ko alam kung nabidyoan ba nila ang Pratstar ko. Parang ulit sa akin ng Pratstar na jokes ng Nuli at saka Dramuto ni John Igor kasi may mga vlog din siya ba sa mga anak ko. No, so hinantay lang namin na mag-upload ko to para pwede nila i-upload lahat ng mga kahit anong mga vlog niya. Yan. So, congrats sa ating lahat. Congrats sa akin sa kapatid. Sana magtuloy-tuloy na ang blessing na ito at sana makatapos kayo sa pag-aaral kasama sila Charlie at saka BBN. Mag-aaral kayo mabuti at sana hindi lang galit ng papa niyo. Ikaw. Sana hindi lang mawabay. Wala na yun. Tapos na tayo sa'yo. Inayos ko sa mga aso, ayos na. Ang sarap na lang buhay. Kung tutuusin ngayon, binigyan ako ng blessing nilo. Okay na kayo. Ang gagawin ko na lang, i-maintain ko na, ipapatuloy ko na lang yung mga kabutihan na ginagawa ko ngayon sa mga anak ko at sa pamilya ko. Uulitin ko, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat sa pamilya ko. Lahat-lahat na yung mga Mananay Sword, sa Sword Family, sa Agravante Family, maraming salamat. Salamat sa Pilais Family sa Saigo Manila, na mga sa lahat ng nakalala sa inyo. Kay Sheikh, sa aking ex, mama nila. Maraming salamat dahil talagang nag-struggle ka, binuhay mo talaga sila nung panahon na wala ko.
sa akin. Maraming salamat sa iyo at salamat dahil tinuruan mo yung mga anak natin na hindi magalit sa akin, na kilala rin pa rin ako. Maraming salamat. Sa misis ko ngayon, si Ann Pites, maraming salamat sa suporta mo. Alam niya lahat ito. Napaka-support din sa akin. I love you very much. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kasuwer. Sana may natutunan kayo, may naka-inspire mo kayo dyan sa mga ama dyan. Sana makakuha kayo ng inspiration dito. Pinakadabis talaga. Kung hanggang buhay tayo, gawa tayo ng paraan. Kung may mga pagkukulang pati sa mga anak natin. Tama. Lalaban tayo. Hindi pa uli ang lahat ng buhay tayo. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Alright, sa wakas, no, mga kananing, natapos din 55 minutes tong sa akin sa kanya na sa mga 40 plus. Oh, matulog na daw. So, yun. Wash out, wash lick. Naning kamot. At shout out kay Japper Sniper, sa World Family, sa lahat. Shout out sa inyo. At congrats na nawalan ka na ng tinik sa dibdib, no? Nalabas na yung mga dapat na ilabas, mga kananing. So, what's up, what's like? Naning kamo, God bless, and I love you all. Thank you and good night. Brata.